isusunod naman ngayon yung kabilang guardhouse dito. Pupunta na ang depots para simulan na yung pagtitipag doon. Pag-control lang ang traffic ha, kaya pupunta lang kami ng kabila. So magmula dito sa unang guardhouse sa may California Village, isusunod naman ngayon yung isang guardhouse dito sa bungad. So ito yung unang guardhouse na dinemolish malapit dito sa may General Luis Avenue. And yung kasunod naman yung isa pa na guardhouse dito sa California Village. Ngayon nga po pala ay July 17, 2021. Kasama natin ang DPOS, Department of Public Order and Safety, dito sa Quezon City. So ito na yung isang guardhouse dito, ang pinakahuli at natitirang guardhouse dito sa may Katipunan Avenue. Yung mga nakaraan nung July 1, 2021, unang dinemolish yung guardhouse sa may Kings Point subdivision. Sumunod na actually nag self demolish na yung mga taga Goodwill subdivision, ha? And same din sa may Sierra Vista subdivision. So ngayon July 17, ito naman yung i-demolish dito. Pakitanggal lang lahat, pakitanggal lang lahat sa may California Village. Attention ha, tanggalin nyo lahat ng mga importante dyan sa loob. Sir Ariel Bautista and si Sir Aris, at kasama rin natin si Sir Roger Quaresma para pamunuan yung operation dito. Operation, upisahan nyo sa ulo doon sa tuktok. Itong daan na to, may daan to papunta ng Novaliches. So yung mga sasakyan na dumadaan dito, ito isang let's say parang bypass road papunta sa Novaliches. May daan to. Bali, ito nila yung natitirang guardhouse ngayon dito sa may Katipunan Avenue. Unang na-demolish nga yung sa may Kings Point subdivision noong July 1, 2021, along Katipunan. Tapos binalikan ng DPOS noong July 6, yung dalawa pang natitirang guardhouse. Meron kasing tatlong guardhouse yung Kings Point. So after noon, noong July 15, 2021, nag-self-demolish naman yung mga taga Sierra Vista subdivision. And kahapon pala, July 16, nag-self-demolish din yung sa Goodwill subdivision. So ngayon, July 17, 2021, nandito ang DPOS para eto naman, etong guardhouse dito sa may California Village ang isunod. So kasi dito sa mga kagaya nito, sila yung mga sinisingil dito. Bago sila makadaan dito, magbabayad muna sila sa guard. Pero yung mga private naman, mga private vehicle, hindi naman sinisingil. Pero yung mga kagaya nito, ito yung mga sinisingil dito. Inaalis muna yung mga linya ng kuryente rito.
yan ng alisin. Dito yung mga paso, yung mga halaman dito. Bali, una nang na-demolish yung sa may Bandaron, malapit sa may General Luis. And ito na yung pangalawang guard house. So ito naman ngayon yung i-demolish. Memorial Park. Ayan, sir. Oo, patungo Holy Cross Memorial Park 'yan. Ah. Malapit ka ng Barangay San Bartolome, sa Quirino Highway. Ah, pwede para mag-shortcut dito. Oo, shortcut 'yan. Papunta sa Quirino Highway. Oo, Quirino Highway. Mas papunta pa ng Holy Cross Memorial. Ah, itong daan, sir. Ay, sabi ni Sir Harris. Ito pala 'yung daan na papuntang Holy Cross Memorial. Yung cemeteryo. Tapos diretso na 'yon papunta ng sa may Holy Cross, may Quirino Highway. So maraming daanan dito actually, maraming mga lusutan dito. Ito ay isang alternate route sa mga major road natin dito, kagaya ng Mindanao Avenue, Quirino Highway, yung mga galing sa NLEX papunta ng Valenzuela or papunta ng Caloocan, North Caloocan. So napakalaking papel ang ginagampanan itong kalsada na to. Sinisimula na yung pagtibag dito. Solid, solid na. Ang buhos na ito ang simento rito. Saan tayo magmasok na nung magmasok? Karang hirang din sa kabila. Tapatan mo! Tapatan mo! Simente ka! Tignan nyo yan o, meron dito ha. Dito sa kalsada, meron yung traffic management. Nandito nga rin pala ang mga taga Task Force for Transportation and Traffic Management para sa pagmamando ng flow ng traffic dito, kasi may demolition na nagaganap ngayon dito eh. And kasama rin yung QCPD para sa pagpapanatili ng security and peace and order dito. Pansin natin kanina, galing tayo dun sa may Sierra Vista Subdivision, wala nang naka-poste na guard dun. So kahit pa naglagay sila ng tent, wala na tayo nakikita na naniningil. So ngayon, dire-diretso na yung mga motorista, yung mga, especially yung mga buhero na dumadaan dito. Makakadaan na sila dito at hindi na sila sisingilin. Actually, pangalawa na kasi yung operation dito eh. Galing dun sa unang guard house. So, tanghali na. Ang gagawin na lang yata ngayon ay bubutasan na ito. Tapos, aalisin ito sa sikro, ito sa bunga. Dito naman yung bubong dito sa harapan. Inalis na yung mga gamit dito eh, yung mga electric fan o lahat ng mga gamit nila kagaya na CCTV at sinurrender na rin dito sa guard, sinurrender sa homeowners. So pag natapos na to, babalikan natin to. Dadaan tayo dito sa Katipunan Avenue. Mas mga hindi pala nakakaalam kung saan yung Katipunan, marami kasi nalilito eh, saan daw ba itong Katipunan Avenue. Meron kasi Katipunan sa malapit sa C5, sa may malapit sa may Ateneo. Ito, Katipunan Avenue. Eh ano to, dito to banda sa may malapit sa may Mindanao Avenue, papunta ng General Luis Street. Thank you.
50% tayo, 50%. So, yun nga, sabi nga ni Sir Roger eh, hindi na muna titibagin to ng gusto kasi nagaling na yung depots dun sa may kabilang guardhouse eh. Pangalawang operation na to at saka tanghali na. Siguro sa Monday, babalikan na lang to para tuluyan ng malinis at saka ma-flatten itong daan na to. Kasama na rin yung bandaron, yung isang guardhouse dun. Itong dalawang guardhouse na lang kasi yung natitira dito sa may Katipunan na Avenue. Malaking bagay to para sa mga motorista na dumadaan dito. Wala na silang babayaran every time na dadaan sila dito. Pabor kayo na wala nang mga guardhouse. Para wala nang traffic, nagkaka-traffic pag nagbabayad. Ah, sabagay no, humihinto kasi no. Ito pa magta-traffic, tama lang yung mawala yan. Ah. Tsaka pag-aari man ng gobyerno, hindi naman pag-aari na itinoobin na nila sa government eh. Puti kung hindi nila tinoobin, pwede. Reklamo eh. Gobyerno na to eh. So, government property na to eh, no? Government property to, ano pa rin reklamo nila? So ang gagawin nila ngayon, sa Monday, babalikan pa ng depots para tapusin na ito. Itong pag-demolish dito sa huling guardhouse dito sa may Katipunan Avenue. Dito nga sa may California Village, ito yung unang guardhouse, magmula dito sa may galing dito sa may Mindanao Avenue. So all in all, na demolish na lahat ng guardhouse dito ng depots. Magmula doon sa may Kings Point Subdivision hanggang sa may Sierra Vista Subdivision. Bali yung Goodville Subdivision and yung Sierra Vista ay nag-shop demolish na. So sila na mismo yung usang nag-iba ng kanilang guardhouse. Actually yung sa may Sierra Vista, tinulungan naman sila ng depots na i-demolish. Bali, sinimulan lang nila tapos yung depots na yung nagtapos. Pero yung sa Goodwill Subdivision, nakita natin na from the start, sila na talaga yung nag-iba na sarili ng guardhouse. Ito kasi yung order ni General Elmo San Diego. Pagkatapos yung isang guardhouse doon, yung bandaron, ito na agad ang isusunod. So at least kahit masimulan man lang para sa Monday, itutuloy na. Tuluyan na nga na i-demolish yung guardhouse dito. Roger, nasa harapan natin.
Okay, so sa ngayon, July 17, 2021, ito muna yung ginawang pag-demolish dito sa unang guardhouse magmula dito sa may Mindanao Avenue papunta rito sa may California Village. So sa Monday, babalikan nito ng DPOS para tuluyan ng i-demolish itong guardhouse na ito. Galing na kasi sila doon sa isang guardhouse kanina. Sa pangalawang operation na ito, magmula doon sa may isang guardhouse malapit sa may General Luis, at ito na yung sumunod na guardhouse dito. So as of July 19, 2021, mag-update na tayo kasi noong nakaraan, July 17, hindi natin natapos. Hindi natapos ng DPOS. So ngayon, July 19, Monday, ito na ngayon yung guardhouse dito sa may California Village. So yung daan dito, papunta to ng Holy Cross sa may cementeryo. So nag-update lang tayo, binilagan lang natin kasi nung nakaraan ang natapos ng DPOS is almost 50% lang kasi inuna nila yung sa may banda ron, yung guardhouse doon sa malapit sa may General Luis. And ngayon Monday, mukhang binilagan natin nila to pero hindi tayo nakasama sa operation. Kaya binilagan lang natin para makapag-update tayo. Mapakita rin natin sa mga viewers yung update ngayon, yung pinaka-latest update ngayon dito sa guardhouse na California Village. So yun, maraming salamat ulit at thank you ulit sa pag subaybay sa atin dito sa updates natin dito sa mga guardhouse dito sa may Katipunan Avenue. So wala na mga guardhouse ngayon magmula General Luis hanggang sa may Kings Point Subdivision. Lahat ng mga dumadaan dito ng mga delivery van, ng mga truck, dire-diretso nang dumadaan at wala na silang binabayarang fee sa mga guard house na madadaan nila. Sa apat na subdivision na dadaanan magmula doon sa pinakaunang guardhouse doon sa may Kings Point Subdivision hanggang dito sa may Sierra Vista Subdivision. So maraming salamat po ulit and magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating mga operation na sasamahan sa DPOS. So thank you so much. God bless.